tuloy ng ating kwentong pinamagatan ito ng One Night with the CEO. Chapter 28. Nagbihis na si Tia at lumabas ito ng room. Oy, saan ka pupunta? Hinarang ni Mark si Tia. Pwede ba, Miss Tia? Dito ka na magpalipas ang gabi. Hindi ka ba nag-enjoy sa akin? Saad ni Mark na maladimunyo ang dating nito. Hayop ka, Mark. Demonyo ka. Alis! Kung hindi ka alis, tatawag ako ng pulis. Saad ni Tia kay Mark. Bueno, pakawalan mo na kita, Tia. Pero sa oras na kailangan kita, Tia, please be there, okay? Kung ayaw mo, ay mananagot ka sa akin. Pagbabanta naman ni Mark ulit kay Tia. At ayun na nga, lumabas si Tia sa pinto at umuwi na ito. Nakalipas ang magdamag, mag-umaga na nga ang aga gumising ni Myla. May kumatok sa pintuan niya. Ah, Ma'am Myla, ito daw po ang suotin niyo. Bilin ho sa akin ni Lady P. At may mag-ayos ho sa inyo mamaya, ma'am, okay? Just follow, I'll be back later. Saad naman ng PE ni Myla sa kanya. Oy, Gretch, ganun ba? Bakit ang dami naman ito? Pero salamat ha. Tumalikod na nga si Gretch at pumasok na si Myla sa kanyang kwarto upang isuot ang binigay ni Gretch yung PE ni Myla. Kinuha ni Myla ang ibinigay ni Gretch sa kanya. Ang ganda ng gown. Ang sandal niyang kay Kintav at may heels ito. Ang ganda. At ang mga alahas ang kakapal. At yun ay suotin ni Myla. Kung hindi ako nagkamali, tunay na alahas ang mga ito. Nakakatakot naman. Paano kaya kung mahulog ko ito o mawala ko? Sigurado ako, hindi ako makabayad nito. Kaya naman, naisipan ni Myla na magtungo muna kay Lady P at ibalik ang mga yun. Tao po? Tao po? Ah, mamita? Kaya naman biglang lumabas si Lady P. Oh, Myla, ano yun? Ah, mamita, ito ho eh. Natatakot ako suotin ang mga ito. Ang mga alahas, okay lang ang gown at sandal. Pero sa mga alahas ho, natatakot ako baka mawala ko, mamita. Wala ho akong pambayad yan eh, panigurado ko. Nag-ala lang saad ni Myla kay Lady P at ngumiti siya. Myla, suotin mo. Kung mawala mo yan, edi wala kang babayaran, okay? Kaya no worries, iha. Kailangan mong presentable ngayon dahil ikaw ang pinakamataas na posisyon sa resort, okay? Kaya naman, go. Suotin mo na ang mga yan. Kaya naman, wala nang nagawa si Myla sa gusto ni Lady P. Samantala naman, Mike, please be ready. Maaga tayo doon. Sana ba si Tia nakabalik na ba? Pagtatanong ng ina ni Mike na si Mrs. Valdez. Ma'am, hindi ko alam. At wala naman akong pakialam sa babaeng yun. Sagot naman na pairita ni Mike sa kanyang ina. Kaya naman naisipan na lang na tawagan ni Mrs. Valdez si Tia dahil hindi niya ito alam kung nakabalik na. Kaya naman, ringing ang cellphone ni Tia. Hello? Sad ni Tia kagad. Tia, si Mrs. Valdez ito, nasaan ka na? Kaya naman balikwas ang tayo ni Tia. Napasarap ang kanyang tulog. Ah, tita? Nag-aayos na ako. I'll be there in an hour, okay? Bye! Pagsisinungaling ni Tia kahit nakahiga pa ito. Pagtayo niya, shit, ang sakit. Hayop ka, Mark. Ngunit, pinilit niyang labanan ang mga iniinda niyang sakit sa katawan dahil kailangan niya bumalik ng resort. Kaya naman, dali-dali siyang naligo at nag-ayos. Ayaya, babalik ako mamaya after ng meeting ko, okay? Kaya please, bantayan mo muna si Mami. Bye, Yaya. Sad ni Tia sa kanyang yaya.
Ma'am Tia, paano ho yung magdemolish dito, ma'am? Saan naman ang katulong nila ni Tia? Yaya, I'll be back. Ipahintay mo ako, okay? Sagot naman ni Tia sa kanilang katulong. Samantala, nagtungo na sila si Lidipi kasama si Myla sa resort. At nakalipas ang ilang oras ay ando na nga sila. Kaya naman, tinungo nila sa gilid ng dagat kung saan gaganapin ang okasyon na yun. At dinaluhan naman ito ng mga mayayamang negosyante. Kaya naman, nung nakita na sila, napapalapit. Good day, so everyone. Ladies and gentlemen, we will start in a few minutes and thank you for waiting. Saan naman ang MC kaagad doon? Samantala naman, bumaba sila si Myla sa sasakyan. Iha, dahan-dahan, saad ni Lidipi kay Myla. I will, mamita. At papasok na sila sa binyo. Andun na ang mga Valdez. At si Tia naman halos kararating lang niya doon. Kaya naman, nang andun na sila. Sinalubong kaagad sila ng mga Valdez. Oh, Lidipi, good morning. This way, saad ni Mrs. Valdez kay Lidipi. Thank you, Mrs. Valdez. Anyway, kasama ko sila si Octavio, ang asawa ko, and si Myla, my new manager, and other staff is also here to witness our big day, Mrs. Valdez. Saad naman ni Lidipi kay Mrs. Valdez. Octavio, hi! Welcome sa resort. Mabuti naman at nakadalo ka. Saad ulit ni Mrs. Valdez kay Octavio. Of course, yes, Mrs. Valdez. Because I want to witness the merging of our company. Gusto ko rin makita na ang Lidipi Resort and Hotel ay may bagong manager na maganda. Pagbibiro naman ni Octavio ay Mrs. Valdez. Kaya naman, tumingin bigla si Mrs. Valdez sa kasama nila ni Lidipi. At hindi mapinta ang mukha nito. Ang ganda ng damit niya. Mamahalin na alahas. At mamahalin ang bag nito. Ang mahal. Sana man kaya nagnanakaw ang babaeng ito. At naka-chain up si Myla at numiti ito. Hello, Mrs. Valdez. Saad naman ni Myla kay Mrs. Valdez. Oh, Myla, is that you? Well, you look fabulous. But anyway, saan mo naman ninanakaw ang mga yan? Alam mo kasi, Myla, ang squatter is always a squatter. Pag-insulto ni Mrs. Valdez kay Myla. Mrs. Valdez, huwag mo naman insultuhin ang manager ko. Kung saan man siya nanggaling, ay wala ka ng pakialam doon. At sana hindi na mauulit ito, Mrs. Valdez. Biglang sagot ni Lidipi kay Mrs. Valdez. Kaya naman nabigla si Mrs. Valdez at napahiya ito. At biglang nagsalita ang MC kaya naman. Have a good day to everyone. Ladies and gentlemen, please welcome the arrival of Lidipi at sa mga cast nito. Bigyan natin sila ng isang masigabong palakpakan. Saad ng MC sa kanila. At nagkaway-kaway naman sila si Lidipi kasama si Myla, ngunit ang mukha ni Mrs. Valdez ay hindi na talaga mapinta. Kaya naman nagpalakpakan ang mga tao doon. Tumingin kaagad si Tia habang katabi niya si Mike. Kaya naman, nang tumingin si Mike sa babaeng kasama nila ni Lidipi. Wow! Ang ganda niya. Ngunit habang titig na titig siya, Myla? Pero parang hindi siya sigurado nga si Myla ngayon. Dahil ang ganda nito, ang disente, ang ganda ng damit, mga alahas at ang dala nitong bag. Mike, hindi yan si Myla, no? Si Myla, taga-squatter. Nakita mo naman ang bag, ang mahal. Ang mga jewelries nito ay makakapal. Ang mahal ng damit at ang sapatos nito. Paano maging si Myla yan? Saad naman ni Tia kay Mike. Kahuwig lang siya, Tia. Kaya naman,
Tumayo si Mike at lapitan niya si Myla. "Mike, stay!" Saad ni Tia sa kanya. "Stop, Tia. Pwede ba? Huwag mo akong pigilan. Pwede ko naman yata silang salubong, hindi ba? Kasama nila si Lady P." Sagot naman ni Mike kay Tia. Kaya naman habang patungo si Mike upang salubungin niya si Lady P, "Mike, go back to your set dahil mag-uumpisa na tayo. Is that clear?" Saad naman ng ina ni Mike sa kanya. Abangan.